Hi guys! Welcome back to my channel, Gan TV. For today's video ay gagawa tayo ng ating paboritong ube halaya. Isa na naman itong napakadali at napakasarap na recipe. At syempre, hindi makukumpleto ang ating ube halaya kung wala itong latik. Simulan na natin ang ating pagluluto. Narito ang mga sangkap na ating kakailanganin para sa ating pagluluto for today. So, syempre, ang ating main ingredient ay ang ating ube. Pinakuluan ko na ito at aking itong binalatan. Ang una nating gagawin ay i-grate natin ang ating mga ube upang maging mapino ang mga ito. So, ayan, kung mapapansin nyo po ay nag-grate po ako sa medyo malaking butas. Ayan, pero depende naman po sa inyo kung anong klase nyo po gustong mag-grate. Gusto ko lamang po na medyo meron pang texture or medyo meron pang konting buok sa aking halaya. At ngayon naman po ay maglalagay na po ako ng ating mga sangkap. Una ay ang ating evaporated milk. Ito po ay 200 ml of evaporated milk. Ayan, any brand po ng evaporated milk ay maaari nyo po itong gamitin. Ang susunod nating sangkap ay ang ating unang piga or ang ating fresh gata. Kung may mabibili po kayo ng nyog at kayo na lang po ang magpipiga, maaari nyo rin po itong magamit. Ayan, gagamit lang po tayo ng 200 ml of unang piga or fresh gata. Susunod naman yung ating kondensada. Ayan, maglalagay lang din tayo ng 1 can of condensed milk sa ating recipe. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng ating sugar. About 3/4 cup of sugar. Yan, at syempre bilang pang-balance sa ating ube halaya ay maglalagay tayo ng kaunting salt. Kapag nailagay na natin lahat ng ating mga sangkap ay haluin natin ito upang maging well combined ang ating mga ingredients. Pagkatapos ay ilagay na natin ito sa ating stove or sa ating kalan. At lulutuin natin ito sa low-medium heat lamang. Sa pagluluto natin sa ating recipe na ito, ay kailangan na maging matyaga tayo sa ating paghahalo upang ma-achieve natin ang ating napakasarap na ube halaya. At syempre para maiwasan natin ang pagkasunog or pagkatutong ng ating ube halaya. Ayan, lulutuin natin ito for about 20 to 30 minutes. So, wag po tayong mapapagod sa ating paghahalo sa ating ube halaya.
At huwag rin po kayong magtatangka na taasan yung temperature or yung heat ng ating stove para mapabilis ang ating pagluluto. Yan, magtiyaga lang po tayo sa low to medium heat lamang para ma-achieve natin yung napakasarap na ube halaya. Ayan, worth it naman po yan. Kahit mapagod yung ating mga braso, isipin nyo lang po na exercise po yan. Ayan, kapag ganito na po yung texture ng ating ube, ay maglalagay na tayo ng ating butter or margarine. About 1/4 cup po ito. Pagkatapos ay muli nating haluin ito hanggang sa maging well-combined na yung ating ube halaya together with our margarine. At ngayon, duto na ang ating napakadali at napakasarap na ube halaya. Sa pamamagitan ng ating mga simpleng sangkap, ay nakagawa tayo ng isang napakasarap na recipe. Yan. Pwede nyo po itong pang merienda, pang dessert, pang handa, at pwede nyo rin po itong ibenta. Sa recipe na ito ay makakagawa po tayo ng 6 tubs o 500 ml na ube halaya. At syempre, hindi makukumpleto ang ating ube halaya kung wala tayong latik. Napakadali lamang din po ng ating paggawa ng latik. Gagamit lang tayo ng 200 ml of fresh gata at lulutuin lamang natin ito sa medium heat hanggang sa ito ay maging latik. At kung ayaw nyo naman po ng latik, ay pwede po kayong gumamit ng ating grated cheese as topping sa ating ube halaya. Sa pagluluto po ng latik ay panatilihin lang din po natin ang ating paghalo sa ating gata upang maiwasan din po ang pagkasunog ng ating latik. Ayan, hayaan lang po natin na kumulo ito ng kumulo hanggang sa mahiwalay na po yung ating mga coconut curds or latik at ang ating coconut oil. Ayan, kung makikita nyo, unti-unti na pong humihiwalay yung ating oil mula sa ating latik. So, ayan, malapit nang maluto yung ating napakasarap na latik. Diba, napakadali lamang ng ating paggawa nito. Konting tiis-tiis lang sa paghahalo at may darating rin pong ginhawa. Ayan, so malapit na. Ito na po yung ating napakasarap na latik as toppings ng ating ube halaya. Ngayon naman ay magpapahid ako ng konting coconut oil sa ibabaw ng ating mga ube halaya. Yan, optional lamang po ito. Kung ayaw nyo pong gawin, ay pwede rin naman po. Ayan, so pagkatapos ay pwede na tayong maglagay ng ating napakasarap na latik as topping sa ating mga ube halaya. At ngayon, ready na po ang ating mga paboritong ube halaya. Sana ay nagustuhan nyo po ang ating recipe for today. Kung may natutunan ka sa ating recipe, huwag mong kakalimutang mag-like at subscribe sa ating YouTube channel na Gan TV. At i-follow mo na rin ang ating Facebook page na Gan TV. Maraming salamat po sa inyong panonood. Stay safe and God bless. Bye!